Lord be with you. And with your spirit. Give you in us God's fatherly confidence and discuss the Lord. As we celebrate the feast of St. Michael's, Gabriel, and Raphael, their angels. Let us ask for pardon and peace. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Thank you.
A reading from the book of Revelation. Then war broke out in heaven. Michael and his angels battled against the dragon. Although the dragon and his angels fought back, they were overpowered and lost their place in heaven. The huge dragon, the ancient serpent, known as the devil or Satan, the seducer of the whole world, was driven out. He was hurled down to earth, and his minions with him. Then I heard a loud voice in heaven saying, "Now have salvation and power come, the reign of our God and the authority of his anointed one. For the accuser of our brothers is cast out, who night and day accused them before our God. They defeated him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Love for life did not deter them from death. So rejoice, you heavens, and you that dwells therein." The word of the Lord. Thanks be to God. In the sight of the angels, I will sing your praises, Lord. In the sight of the angels, I will sing your praises, Lord. I will give thanks to you, O Lord, with all my heart. Well,
Nathanael asked him, "Before Philip called you," Jesus answered, "I saw you under the fig tree, Rabbi." And Nathanael said, "Nathanael, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus responded, "Do you believe just because I told you I saw you out on the fig tree? You will see much greater things than this." He went on to tell them, "I solemnly assure you, you shall see the sky open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord. Mga Arkanghel, San Gabriel, San Miguel, at San Rafael. Dati ako, before the Second Vatican Council, itong tatlo nito ay pinagdiriwang sa iba't ibang araw. Kaya po, mas famous si San Carlos San Miguel. Hindi lamang po na maging tatak San Miguel. Natumimo sa isipan ng mga tao. Ngunit dahil po yung September 29, ito po yung day na nakasaya kay San Miguel, yung kay San Gabriel at kay San Rafael ay sa ibang araw nakaasahin, hindi po sa buong September 29. Pero after ng Second Vatican Council, pinagsama na lamang po yung dalawa, ayun sorry, dito kay San Miguel, na kung saan ay bahagi ng pagliliwang ng simbahan, the Archangels. Meron ba mga anghel? May bahagi ba ng banal na kasulatan na kung saan ay makita ko na ang paliwanag? Si Jesus mismo ang nagsabi na makakita siya ng kababalatan. Hindi lamang sapagkat sinabi na Jesus ay nakita siya sa ilalim ng puno ng higos. Yung puno ng higos kasi, yun po'y madahon. So, kaya po na ang sinatang niya ay may ginagawa siyang ayaw niyang ipakita sa iba. So, pero nakita siya ni Jesus. Kaya sabi niya, nakita kita sa ilalim ng puno ng higos. At, well, hindi mo nagtatago kung sinatan niya o tawagan mo natin si Bartolome, no? Si isa sa mga apostoles. Doon, tawagan mo kumagawa sa ng masama. Siya ay hinahanap kasi kumagawa siya ng mabuti. Kaya nang sabi niya kay Jesus, "Ikaw na po ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay." Pero bakit mo kung saan yung makita po natin na nandiyan yung mga Arkanghel, kung yung mga lalo, they are nine wives of angels. Ibig sabihin, ito po yung ulit ng mga anghel, principalities, dominions. So yun po ay siyang nakulit ng anghel, kasama niya ang buong. Yun po yung mula sa una, pababa. And then archangels and angels. So, bagay na kung saan ay makita po natin na ibinahagi sa banal na kasulatan. So, si San Miguel, San Gabriel, at si San Rafael belong sa category of angels. Sila lang ba yung mga angels? Hindi ko.
Simply because sila rin siya ay pinagliliwang sapagkat sila ay naging bahagi ng mga ikaw natin na nakasakal sa mga kasulatan. Bagay na kung saan ay dahil sa sila ay may ginampanan. Hindi lang po sila. Marami pang iba. Kasi ito ay kung tawagin natin ay pure spirits. Mga special na mga kaibigan ng Diyos na kung saan ay nilika ng Panginoon bago pa sa libutan. Makikita po natin na itong tatlong ito, yung po kasi tatlong pangalan na ito, Michael, Raphael, Gabriel. Nakita niyo po itong tatlong ito, ang huling pangalan ay El. Ibig sabihin ito ay tumutukoy sa mga sa wikang Hebreo, yung El ay God. Kasi nga po, maaari yun ang kanilang pagkinos ng umahari ay ayaw yung pangalan ni Yahweh. Hindi ho nila sinusulat yung isang pangalan ni Yahweh. Kasi yung pagkaunawa na ipis agad na sa amin ay makapangyarihan. The most powerful. Kaya kahit na sa kanya, hindi nila sinusulat yung pangalan ni Yahweh. Kung umahita po namin hindi sila nasulat po ng consonant, ang iniligay nga po nila ay vowel. Yung iba naman natin mga kapatid, no? Ay nilagyan nila ng vowel. Kaya akala nila yung pangalan ng Diyos naging Jehovah. So, hindi kasi nila naiintindihan na yung kaunawa ng mga Israelita ay ayaw nilang isulat yung pangalan ng Diyos. Bakit? Kasi po, yung pagkaunawa ng tao to is something that is powerful. Cannot be identified simply by the name. Kasi kapag nakuha mo yung pangalan, parang may kapangyarihan ka para sa kanya. But anyway, dahil nasa ayaw nila na banggitin ni isulat yung pangalan ni Yahweh, ay naisin namin ang iwag ito sa pamagitan po, kaya makita po natin, El Shaddai. Makita natin sa mga nakasalata, tinuturing na itong mga pangalan na pero natusin, they are simply a description of who is God. Kaya po, yung kahulugan ng mga pangalan na ito ay may kasama ang God kasi gawa ng El. Katulad po ng Yahweh, nawa po na katulad po ng El Shaddai. The God who is more than enough. Yun yung translation ng El Shaddai. The God who is more than enough. So ganoon din po, yung mga aking kapusan ngayon na nakita po natin, yung makita po natin, yung kapag makita natin yung mga pangarap na ito, ay tumutukoy din po sa Diyos. Katulad po rin po ang pangalan Michael. Ano yung ibig sabihin ng Michael? Who is like God? Yun ang ibig sabihin. Sino ang katulad ng Diyos? Yun ang ibig sabihin ng Miguel. Sino ang katulad ng Diyos? Yun po naman, Raphael, ay the God who heals, ang Diyos na nagpapagaling. Yung Gabriel, ang ibig sabihin ay
the strength of God, ang lakas ng Diyos. So bago na po sa ating malimutan po natin na ay po mga tao ito ay walutingan po natin ay isang magkapahayag na para lalo lamang maipakutulad. Baga mo po ang Diyos ay pwede, ang Diyos ay siyang pwede magpagaling. Ang Diyos ay pwede gumabay sa atin at magdepensa sa atin sa ano man uri na napakamahal. Pwede yung Gabriel na kung saan ay siya ng Diyos na kung saan ay siya ang magpahayag sa atin ng mabuting balita ng paliligtas. Pero gawa pa po na ngayon kung nasa ng pagkaunawa na kung saan ay nais na ipakita yung pagkilos ng Diyos sa pamamitan ng kanyang mga na patuloy na gumagabay po sa ating mga nilalaman ng buong may kapal. Kaya bagay na kung saan, may pagkita po namin, ito po na kung ito ay mababasa natin sa Banal na Kasulatan. May konting mga bahagi na po ng padaran natin mga pagkililayo. Katulad po alimbawa ng isang na poem. It was only mentioned in one book, the book of Tobit. Kung may inyong maalala, siya yung nagpagaling sa tatay ni Tobit na si Tobias. Si Gabriel, well, pamilyar tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita kay Maria, yung nagsabi kay San Jose na pumunta sila sa pamagitan ng panaginip na alam sila yung lumayo mapunta ng Egypto at nagsabi rin na bumalik sila papunta ng Egypto. Ito rin po yung nagbalita kay Zacarias noong siya ay nag-aalok ng insenso sa harapan ng Diyos. So, ito yung mga ilang mga pagkakaw na makita natin si Gabriel, si San Miguel ay makita po natin na kung saan sa buko Damian. Maalala ninyo na kung saan ay noong si Daniel ang katangkal niyang dalawang kasama ay nilalagay doon sa burning fortress kasi ayaw nila sumamba doon sa statue na pinagawa ni Aling Nebuchadnezzar. Ay habang sila ay nilalagay doon sa nag-aapoy na pugon ay may nakita sila ng isang anghel na nagprotekta sa tatlong ito kasama si Daniel. At doon, tinawag kay Daniel na si Miguel as the protector of Israel nation. So, makita rin po natin sa Banal na Kasulatan sa Bagong Tipan na pareho sa sulat ni San Juan. Alam naman natin yung famous revelation, yung pag-aaras ng mga masamang espiritu laban sa Diyos na pinagpangkol ni San Miguel. At patuloy na ipinamaman yung name po sa sulat ni San Juan na patuloy na tinigingin ang tulong ni San Miguel na labanan ang mamuli ng kasamaan. So bago na kung saan ang mga inalaman po sa mga biblical passages na maaaring makatulong sa atin na mapagkilitin tayo na medyo mahaba kasi itang
na particular sa pagkapahayag ng salita ng Diyos para tapos natin magnawaan ang kanyang misyon sa dibdib na ito. Mapagaling tayo sa panuli ng karamdaman at ipagtanggol tayo sa panuli ng kapakad. Kasi huwag natin kalimutan po, ano na? Nasabi na natin sa Book of Revelation, there are also the fallen angels. And there are also archangels who have been fallen from heaven. Kasi there are nine spires of angels. At dito po sa siyang mayan, may nahatirigan. So, kaya po, yung may mga itinungkulit tayo, the presence of demonyo. Kasi bakit? They are the fallen angels. Kaya may kailangan din natin ng tulong ng mga anghel. Para pagdapatan natin ang manguli ng kapahamakan ng maaaring. Maaaring matagawa natin sa daigdig na ito. Habang tayo naglalabay po ang kami natin ng kalulatian ng buong may kapag. Nabanggit ko na rin ako sana, sabi mo magpapagawa din ako din ang tarpuli ng panalangin ko kay St. Michael to protect us from any harm and against the snares of the devil. Napakaalaga po nasabi natin yun. At kung yung maalala, sa darating ng October 2, ay ipag-iwang din naman natin ang kamistahan ng mga guardian angels. Alam nyo, yung panalangin natin sa ano, yung sa mga anghel ng taga-tao, may guardian ni anong kasunod? Nakalimutan nyo, may guardian ni to whom is God? Ever is there, be on my side, rule and guide. Huwag niyong kalimutan na yun. Ang sa mga pagkataon sa ating mga araw-araw buhay, maaaring ako, kasama ang panalangin ni San, Miguel, ay hindi mo kaya i-invoke also kayong mga lectors and commentators. Kapag kayong mabahay ng salita ng Diyos, itingin ninyo ang tulong ni San Gabriel. Natulungan kayo para huwag kayo mautal sa inyong pagkabahay ng salita ng Diyos. Yung patuloy namin pagdulog sa mga San Rafael. Nanawa po ay tunay natin maalik sa anumang nararamdaman natin mga sakit sa ating katawan at espiritu. Yung kung panalangin mo na yan ay hindi lang po yan pang bata. Bagamat po yung isinimula na ibigay sa atin ang tayo ay bata, hindi yun dapat matapos ng tayo ay bata. Dapat po ay palagi namin usalin. No? Mga maliliit na panalangin, pwede namin gawin araw-araw. No? Habang kayo naglalaba, o hindi kaya kayo ay naghahanda ng inyong kakainin sa umaga, sa lupang luto, eh bahagi mo naman ang usalin para po tayo ipagsambala. Ay, maningin sa lahat, ipagsambala na ano? Ipagsambala sa anumang uli ng kasalanan. Tayo ay tulungan nila na labanan ang anumang kapangyarihan ng kasamaan.
is all right. Pray, brother, of sacrifice to be acceptable to God and our Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Abuso family, Jesus, I am the Spanish family. Ako sa lahat ng madalangin, Carol Guzman. Ang pangalan. For the peace of St. Michael, Gabriel, and Arcangel, Raphael, and Archangels. Birthday to Lynn Castanares on last week. For healing of Miguel, Cipriano, Milagro, Isabel, Cecilia, Santos, Miguel, Michelle, Gregoria, Miguel, and Agnes. For the speedy recovery of Martin Santa Maria. For the soul of Romeo and Agaya. And also for the thanksgiving and protection of Mrs. Federico Campos and family, Rafi and Peter Campos. For the souls of Libby Porcino, Senior Santiago, Barbara, Tecla, Marion, and for all social protocol. We offer you a sacrifice of praise, O Lord, we humbly entreating that as these are born by the ministry of angels into the presence of your majesty, so you may receive them favorably and make them profitable for our salvation through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let's give thanks to the Lord. It is right. For he is the true and eternal priest who instituted the power of everlasting sacrifice and was the first to offer himself as a saving victim, commanding us to make his offering as a memorial, as we ate his flesh that he was sacrificed for us, we are made strong, and as we drink his blood that we are poured out for us, we are washed clean. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, as we sing the hymn of your glory, as without end, we acclaim. Oh.
May you send him down your spirit upon the giving thanks from it, David is his son, saying, take this all of you and eat of it. This is my body, which will be given up for you. In a similar way, when someone was sent, he took the chalice and was from giving thanks. He gave it to his disciples, saying, take this all of you and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for the many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Mystery of faith. Remember, Lord,